It's me again, your mom Shimati Skarte. Welcome again to my YouTube channel. And today's video, magbabahagi ako sa inyo ng isang video o isang recipe na masasabi natin akala ninyo patapo ng isang bagay, gagawin ni ang inyong mom Shimati Skarte na ito'y kapakapakinaba. At ang bida ng ating recipe ngayon ay leftover tasty bread. Gagawin natin ito mga momshi na masarap na merienda. Lulutuin natin itong leftover from nung bagong taon pa ito mga momshi. Kasi marami kaming leftover na tasty bread. Nilagay ko lang sa refrigerator at hindi naman ito masisira. Kaya gagawin natin caramelize ang ating paboritong pudding. Na ito ay kinakain o paboritong kinakain ng mga batang 90s na tulad ko. Kaya, at kung paano magluto ng caramelized pudding, tapusin mo lang ang video nito at step by step tuturo ko sa inyo kung paano magluto. At napakasimple, 3 ingredients lang, meron na tayong masarap na merienda. Let's go and let's start and enjoy cooking. Ayan mga momshi, ito yung ating leftover na bread. Tingnan nyo, oh, ito yung, di ba gumawa tayo ng potato bread? Ito na yung mga tinanggal kong brown. So, gagamitin natin ito. Oh, lulutuin na naman natin ito mga momshi, di ba? Walang tapon. Yes, walang tapon sa inyong momshi yung madiskarte dahil didiskartehan na naman natin ito. Kung paano, tara, umpisa na natin mga momshi. Ayan mga momshi, ito na yung ating leftover na bread. Ayan, kinat ko na ng maliit-liit. So, ayan. So, lalagyan natin ito ng angel creme dansada. Pero kung wala kayo nito mga momshi, mas better yung condensed milk at evaporated milk. Since marami kasi kaming ganito dahil nagbigay sa opisina yung sa mister ko, kaya ito ang gagamitin natin. Pero kung wala kayo nito mga momshi, pwede ang condensed at evap milk. Halo-haloyin na natin, durug-durugin lang natin mga momshi. Pero kung mayroon kayong blender mga momshi, much better. Since wala pa, di pa dumarating yung ating blender, kasi bibigyan daw tayo ng ating sister-in-law ng blender. So, habang wala pa yung blender natin, mga momshi, pagtsatsagan muna natin ang maghalo-halo. Bibigyan daw ako ng blessing ng aking sister-in-law. Nasa packets pa yun mga momshi. Yan. Durug-durugin lang natin mga momshi. Pero mas maganda na i-blender nyo mga momshi. And then mga momshi, we add 3 egg. Imbis na itapon natin ang ating tira-tirang bread. Gawin natin itong masarap na merienda. Oops. Ano lang natin. Hanggang sa madurog-durog ang ating tasty bread. Ayan mga momshi, mag-melt muna tayo ng sugar. Kinamit ko is brown. Pero kung meron kayong white sugar, much better. Or pwede naman ang brown. Kasi hindi kami gumagamit ng white sugar. So lalagyan natin ito ng half of water. Ayan. Melt natin ito mga momshi na medium fire.
Yan, bawin niyo ang mga munching. Lapit-lapit na to. Ay, antayin lang natin itong mga munching na mag-caramelize. Ayan, mga munching, caramelize mo siya. So, ilalagay na natin sa ating molder. Yan, mga munching, ibuhos na natin sa ating lanera. Ang ating caramelized sugar. Yan mga mamsyo. Yan mga mamsyi. Ano natin? Pantay-pantay natin. Yan. Para pumantay ang sugar. Ayan, mga mamsi, nilagay na natin ang ating caramel sugar. So, ilalagay na natin ang ating na-mix na bread. Mas okay talaga mga mamsi na blender para smooth sana. So, wala pa yung ating blender. Eh, pagtiyagan muna natin to. Ang mahalaga, masarap. Diba mga mamsi, ang mahalaga magustuhan ng ating mga kids. Siyempre magustuhan nila ito kasi matamis-tamis siya eh. Ayan mga mamsi, ito na yung ating nilagay sa ating lanera. So, i-steam natin ito mga mamsi. Ayan mga mamsi, nilagay ko na sa ating steamer. Ayan. Ayan mga mamsi, since wala tayong aluminum foil, naglagay na lang tayo ng towel dito sa ating takip ng ating steamer. Para sa ganun, hindi matuluan yung ating nilulutong caramelized pudding. Pero kung i-cover nyo ito mga mamsi ng aluminum foil kung meron kayo. Pero kung wala, use a towel, paste towel, para sa ganun hindi matuluan itong ating caramelized pudding. Ilulutuin natin ito mga mamsi ng 30 minutes. Ayan mga mamsi, check natin kung ito ay luto na. Ayan. Luto na siya mga mamsi. Pag walang sasama na sa ating knife, ito ay luto na. Ayan. Wala nang masyadong sumasama. Ayan mga mamsi. Let it cool muna. Then, saka natin ilalagay sa ating plate. Ayan. May init-init pa. So, niluto ko pa yung isang lanera. Kasi hindi sila magkasya. Hindi magkasya ang apat. So, tatlo lang itong naluto muna natin. So, antayin muna natin yung isa. Ayan mga mamsi, malamig na yung ating caramelized pudding. So, iscrap natin dito sa gilid-gilid niya. Yan, saka natin ilagay sa ating plate. Ayan, it's perfect! Para siyang leche plana yan, mga mamsi! Sino magsasabing, makapagsasabing ito ay isang tira-tira? Ayan, tikiman na! Ayan, hawain natin mga mamsi. Ito ang paboritong pagkain ng batang 90s. Yung iba, napakakomplikado yung kanilang pudding. Pero itong ginawa natin, tatlong ingredients lang, makagagawa ka na ng napakasarap o masarap na pudding.
O, tignan niyo mga mamshi. O, diba? Ang sarap. Natikman ko na kanina mga mamshi. Ito ipapakita ko lang sa inyo. Tignan niyo. Wow, sakto lang yung kanyang tamis. Hello, hello mga mamshi. Ito na yung ating nilutong caramelized pudding. And, masasabi kong masarap siya. Masarap na merienda ng ating mga kman ko na kanina mga mamshi. Sakto lang yung kanyang tamis. Sabi ko nga kanina, kung wala kayong creme dansada, pwede ang condensed milk at above milk. Since meron marami kasi kaming ganito, yung creme dansada, yun ang ginamit ko. Ayan, nakain na nila bunso ni kuya. Ngayon, iba na naman yung kinakain niya. Paborito niya kasi yan, pansit. So, mga mamshi, thanks for watching. See you to my next vlog. See you to my next video. Hope na nakabagbigay ng konting kalaman ang inyong mamshi. Hanggang sa muli. Bye! Oh, bye-bye na. Bye. Bye-bye na. Oh, bye-bye. Say bye. Bye. Bye.